Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! Hi! Hello! Howdy, howdy! Magandang hapon po sa inyo mga kaibigan. At dalam po tayo sa ating palatuntunan ng Radio Mindanao. Kamusta po kayo? Nasa naway na sa mabuti po tayong kalagayan. Malusog. Gising na po kayo. Ang mga sila ay tuwing tanghali ay natutulog. Gumising na po kayo. Nakatulog daw sila sa programa ni Kuya Albert. Nagaganda ang mga tugtugan. E di maiwasang ang antugan. But sa panahon ngayon, alas dos na po mga kaibigan, kailangan gumising na po tayo. Mainit ang panahon. Mamaya dulan na naman, umaga o kaya sa gabi, sa hapon, pagdating naman ang tanghali ay mainit. Babago-bago po ang ating klima, ano po? Dahil dyan sa ating klima ay marami pong nagkagasagad. Mayroon nga lang naman, pero masyadong nagiging problema kasi hindi tayo makakilos ng mga ganda pag mayroong sipon, may sinad, masakit ang katawan. Kaya galing po natin mag-inom ng vitamina para mayroon po tayong pangkontra. Anyway, diyan sa lungsod ng Zamboanga, binabati natin ng magandang hapon, good PM. At syempre, diyan sa Zamboanga, Sibugay Province, maayong hapon kaninyong tanan mga kaigsulan. Kamusta mo karong panahon na? Medyo init-init ang panahon, no? Mabuntag gani, usahay, muulan, ganlaon pa, muulan. Usahay, magabi, muulan. Pagkaudo mo, init. Mauna usahay, especially itong mga banda, no? May kalintura, niya, na ay gaubo-ubo. Daily lang mga banda, hasta tiguang mag-eksunan. Gumikan niyong pabago-bago ang atong klima ba. Sa kinahanlan, taas tag resistensya pag vitamina mo dipudihaway. Zamboanga del Sur, magandang hapon po. Zamboanga del Norte. At sa Cotabato City. At dyan sa Iligan. Sa Jensen. Sa Davao. At siyempre sa lalawigan ng Basilan, magandang hapon sa inyo lahat. Ganun pa rin sa Sulu. Oh, hindi po nila maiwasan na talagang magkakasakit daw sila pag hindi nila namumonitor ang ating palatuntunan. Araw-araw po yan mula Lunes hanggang Biyernes. Siyempre diyan sa tawit-tawing lakas ng arrive ng ating signal diyan. At tuwing hapon sila po ay nakikinig.
Lalong-lalo na po ang ating palatuntunan ng Radyo Mindanao. And sa Malaysia, mayroon ding mga kababayan po natin na nakikinig sa ating palatuntunan. Bakit ka mo Tagalog po ating ginagamit dito, Pilipinong Pilipino? Dahil po mga kaibigan, kahit namimilipid po tayo sa pagtatagalog, ay pinipilit po natin dahil lahat naman ng Pilipino, lahat ng mga Pilipino ay nakakaintindi ng Tagalog. Halimbawa, magsalita naman tayo ng Chabacano rito, paano naman yung mga Bisaya? Paano naman yung mga ibang taong-sog? Ibang mga tribo na hindi marunong mag-Chabacano? Kaya, ang ginagamit nating wika, sariling pambansa, Pilipinong Pilipino. Sabi nga ni Jose Rizal, ang hindi marunong sariling wika ay mas masahol pa sa mabahong ano, malansang isda. Ayan, kaya galing po natin mag-Tagalog eh. Kahit na hanggang namimilibid po tayo. Para mga kaibigan, welcome sa ating palatuntunan. Ito po ang inyong lingkod, si Abdel Dinsa. At mamaya-maya konti ay siguro na sa daan ng ating bossing na si Alan Sinto, ang ating paboritong anchorman, mga kaibigan. Mamaya-maya makapiling natin yan siya. Magandang balita po, sino pong gustong magsundalo? Ang Philippine Air Force, magigiting ang kawal Pilipino. Sila po ay magre-recruit po ng mga magiging hukbong himpapawid ng Pilipinas. Nakita po ninyo yung eroplanong lumilipad dyan. Yan po, mga sundalo po yan ng Philippine Air Force, hukbong himpapawid ng Pilipinas. Philippine Air Force to hold entrance exam for recruits on June 28 to 29. Bukas po yan. Hanggang 29, kayo ba interesado na magiging kasapi ng Philippine Air Force? Wow, mga kaibigan, ha? Alam nyo, yung pagsusundalo, may talagang kangang secure na secure ka. It's a noble job, mga kaibigan. At pag ikaw ay nakapasok na dyan, pag ikaw ay sumumpa na, nag-take out ka na, may sahod ka agad. Laki mo private pala, 12,000 eh. Habang nagtitraining ka, nagsasanay ka, mayroon ka ng sahod. Talo mo pa yung nurse, talo mo pa yung guro, mga teachers. Talo nyo pa kami 2,000 lang. Samantala kayo, umpisa pa lang pag kayo ay sumumpa, ha? Na mamatay. Mamatay? Ano ba yan? Pag kayo sumumpa na talagang voluntaryo po ang pagpasok mo sa isang sundalo na handang ipagtanggol ang iyong bayan laban sa kasamaan, laban sa pag-atake ng mga ibang bansa, ikaw ay tatanggap na ng salapi. May sahod ka na. Diba? So, kaysa yung standby tayo diyan, ay pumasok na po tayo at magiging hukbong himpapawid ng Pilipinas. Interesadong mga aplikante ay mayroon po kutang ngayong chance na kumuha ng itong Philippine Air Force
igang ang entrance examination. Ay, magiging candidate soldier so CS Jen Sabisayas. Sabisayas din eh. Oh, kailangan ka ng mga naadres ng buwangga. O nang naadres Dabao, naadres Pagadian, once ba? Diba? Kung gusto niyo maging sundalo, mag-inquire lang po kayo sa pinakamalapit na himpilan ng Reform Air Force. Diyan sa Sambuanga, punta kayo sa Edron Airways and makitanong po kayo doon. Kung ito lang po gagawin niyo para mag-qualify kayo. An applicant must be at least 18 years old, but not more than 26 years old, and a bona fide Filipino citizen. He or she must have taken at least 72 units in college or a graduate under the K-12 program. At siyempre, yung height, hindi naman matangkad, dili naman putot, at least 5 feet. Wah, kami noon na 5'4 mga kaibigan. Hindi pwede yung 5 feet or yan, 5 feet lang. Kailangan kumuha ka pa ng waiver mula kay General, and according to General so on, so that my height is 5'5. Ayun, hindi na. Pag ikaw ay 5 feet flat, pwede ka nang mag-sundalo. Both the male and babae. Siyempre, kailangan po ng 2x2 pictures, 2x2 ID pictures, original photocopy of the birth certificate authenticated by the Philippine Statistics Authority or PSA, and a photocopy of the transcript of records for college and K-12 graduates, or certification of grades for those with at least 72 units taken in college. Kaya mga kaibigan, yung mga kabataan natin 18 to 26 years old, kung gusto nyong maging sundalo, ay sige na, at magsundalo po tayo. Ang sundalo ay may sahod, may baril, pagmamatay may bandera, at yung mga magmamatay ang sundalo, masaya ang kanilang mga pamilya. Sorry. Oo nga naman, alam mo kasi ang sundalo, pag mamatay yan, may matatanggap po ang pamilya. May mga pension yan. Sundalo nga eh. So magigiting ang kawal ng Pilipinas, Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy, magigiting ang kawal ng Pilipinas. Para mga kaibigan, ang oras po natin ay 16 na sandali magalagpas ang alas 2 ng hapon. Dito pa rin sa ating paladuntunan ang Radio Mindanao. Kaibigan, marami kasing mga naninira, nagpamanok-manok sa mga nagaganap dyan sa Marawi City. Mga taong wala nang magawa kung hindi ay manira. Manira ng kapwa, manira na upang magkagulo. Nagkagulo na nga eh. Ha? At marami pang mga ano-anong mga pinagsasabi. Ha?
sa social media. Na may mga, I don't know, itong mga, may mga banta daw ang mga sundalo na re-raping daw nila ang mga kababayan natin dyan, mga dyan sa Marawi City. Ay nago, kasinungalingan po yan. Wag po tayong maniwala dyan. At alam nyo mga sundalo, mga kaibigan, hindi naman sa nakikiano ako, no? Nakikisayad ako sa mga sundalo. Dahil ikaw nga, sinasanay po yan. Halos buwan-buwan nagkaroon po ng training ng seminar tungkol po dyan sa gender sensitivity. Dahil may mga sundalo po tayong mga babae, mga WAC, Women Auxiliary Corps. So, unfair naman sa mga sundalong nagbubuwis ng kanilang buhay dyan sa Marawi City. Nanindigan po ang Armed Forces of the Philippines or AFP na hindi dapat agad magpadalos-dalos ang itong Gabriela Party List. Di ba bang makaliwang, makakaliwang organisasyon sa pagpapalamas na gumano ay pagbabanta ng grape ng mga sundalo at kababaihan ng Marawi. Hoy! Gabriela, huwag naman ganyan! Kwento-kwento lang naman ang basihan na dapat inilapit muna ng Gabriela ang issue sa AFP para makapagsagawa sila ng investigasyon. Yan po ang sinabi ng AFP spokesman Restituto Padilla. Ayon kay Padilla, kaduda-duda talaga ang motibo ng mga leftist group at sinadya para sirain ang militar na magandang record sa pagpapatupad ng martial law sa Mindanao. Kaya unfair daw ito sa mga sundalong nagbubuwis ng buhay at iba pang nagtatrabaho para ma-resolve ang karahasan sa Marawi. Sa kabila nito, giniit ni Padilla na hindi papa-apekto rito ang mga sundalo at tuloy lamang ang kanilang trabaho para mabawi ang Marawi City mula sa ISIS Maud Terror Group at may balik ang kapayapaan sa lungsod. So huwag na po tayong manggadong, huwag nating dagdagan ang ating problema, mga kababayan po natin dyan sa Marawi City, kawawa naman po yung mga bakwit. At magdiwala po tayo sa ating mga sundalo. Dahil yan ay mga chismis lang yan, mga haka-haka lang yan mga kaibigan, upang sirain ang imahe ng ating sundalo po. At kung sakali mang mayroong mga report na ganyan ay hindi po yan makalusot sa media, hindi po yan makalusot sa mga kababayan po natin na nagbabantay kung ano mang ginagawa ng mga ibang mga kababayan po natin. I-report po natin kaagad dyan at maimbestigahan ang mga kung sakaling may mga pangyaring ganon. At mayroon pa rin mga ibang mga tao kung minsan ay nanawagan po ang ating mga leader. Nawag naman po, itawag nitong... yung bang sinasabi nilang diskriminasyon. Diskriminasyon laban sa mga bakwit, laban sa mga na-displaced na mga Maranaons. Ito po yung si Senator, isang senator, no? Nalawagan po mga pilan sa publiko na huwag naman i-discriminate ang mga laban dito sa mga internally displaced persons mula sa Marawi City na
pansamantalang tumutuloy sa mga paupahang mga bahay sa Karatiga Bayan ng Marawi City. Yung mga may kaya-kaya kasi, may mga may pera mga kaibigan, gusto po nilang na umalis muna dyan temporarily sa Marawi City, sa shelter na kung saan sila ay inibakwit ng ating mga pamahalaan at gusto po nilang magkaroon po ng medyo maganda-ganda naman ang kanilang pakiramdam, ay gusto po nilang mangupahan ng bahay. Pero yung mga may-ari po ng bahay, ayaw silang paupahin dahil sila po ay taga Marawi City, mga Maranao. So, wag naman mga ganyan kaibigan, wag natin i-discriminate. Itong mga kababayan po nating mga Muslim dyan sa Marawi City. Sabagay, sabi nga nila ay ayaw po silang tanggapin magrenta ng kanilang mga bahay sa mga Marawi, sa mga Maranaoans na ito. Dahil sila po daw din ay natatakot. So, yan po mga kaibigan. Yan siya po inanawagan sa pagkakataong ito. Kailan for unity and solidarity. Itong mga oras na ito, panahon na panahon sa pagsubok. Huwag naman sana tayong matakot. And kasalanan ba? I mean, yan mga mauti na yan. Although sila pong mga masasama ay hindi lahat ng mga Maranao ay masasama. Sila lang po yung masasama mga kaibigan. Kaya magtiwala po tayo sa mga Muslim. Lalo-lalo po sa mga Maranao. Dahil nagiging biktima lang po sila ng mga karahasan nitong mga mauti terror group. Imbes na tulungan po natin, kawaan natin sila. Anyway, hindi naman yan sila titira dyan sa mga bahay nila, kundi sila magbayad, mangupahan po sila, magre-renta po sila mga kaibigan. Pero anong nangyari, itong mga kababayan din natin, dahil sa kanilang takot po sila, baka pagbalingan sila ng mauti dahil yung mga nagsialis, yung mga mismo kababayan po nila ay kanilang pinapatay, kaya natatakot po sila na baka po madamay yung mga may-ari ng bahay, kaya ayaw po nilang parentahan ang kanilang bahay sa mga Maranao galing dyan sa Marawi City. And yung nga sabi nga nila na nawagan ang ating gobyerno. Na pala pangalagaan po ang ating mga internally displaced person and taken care of. Kasama mo po ang kanilang mga proteksyon, kasiguruhan mula sa mga lahat ng mga any forms of discrimination. Huwag natin, ha? Sila ay nasaktan. Sila ay nagdurusa na. They suffered much. Huwag na nating dagdagan ang kang mga pasakit na kanilang naramdaman. Ang kanilang mga na-experience diyan sa Marawi City. Ang hirap po na magiging bakwit. Halos buong araw ko diyan pila-pila. Sa pagkuha ng mga bigay ng ating mga kababayan, bigay ng mga pahamalaan, mga relief goods mga kaibigan, pagkatapos dadagdagan pa natin ng walang kakwentang-kwentang mga pag-iisip, mga walang kwentang-kwentang gawain, paninira. Gusto ba ninyong mag-away tayo? Mag-away ang bawat Muslim at Kristiyano? Huwag naman ganyan. Diba? Oh, yeah.
kabataan, mga kaibigan. So, tulungan po natin, kawaan po natin ang ating mga kababayan dyan sa Marawi City, yung mga bakwit natin, yung mga displaced na kanilang tahanan. Kaibigan, tayo ay magpakilala muna. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, Triple X Zamboanga, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bago na, mga kaibigan, ang oras mo natin ay ganap na ang alas 2:30. Kaya pa rin ay nakikinig sa atin palatuntunan ang Radio Mindanao. Radio Mindanao, atid po sa inyo ng the regional newspaper, Mindanao Examiner. At magandang hapon din sa ating mga kababayan dyan sa Sulu, lalong-lalo na po ang ating buting governor, Governor Toto Dan. Siyempre, sampu ng kanyang pamilya, at yung tatay ni Al, si ex-governor Abdul Sakur Tan. Lahat po ng mamayan dyan sa Sulu, magandang hapon. Assalamualaikum kanyang kadaan doon mga taon, mga reyang. Mauro kita niyo mga wagdo ni ini labi-labi na tuod gugno na to. Governor Toto Tan. Salam doon kayo muron gob. Mauro kita mga wagdo ni. Tuloy po tayo, mga kaibigan, sa ating mga chismes, mga balita. Aba, ang Muslim organization dyan sa Cagayan de Oro City ay tinawag itong Mauti Group, Kampun daw ng mga demonyo. Kampun ng kadiliman. Pagsapit ng lagim, ay pagsapit ng dilim. Take 2. Naglipa na ang kampon ng kadiliman. Itinagwil at tinawag na kampon ng demonyo ng Muslim organization ang grupong Mauti na naging sunod-sunuran sa Manoy, kautusan ng teroristang ISIS upang guluhin ang Marawi City, ang Lanao del Sur. Ganito ang paglalarawan ng grupong Oro Muslim Alliance for Peace and Economic Development sa mga terorista na hindi naawa sa mga buhay ng civilian na kanilang pinagpatay sa nasabing lungsod. Kahit nga yung mga kasamahan nila gusto nang umalis, gusto nang sumuko, gusto nang tumakas, gusto nang kumalas sa kanilang grupo ay kanilang pinagpapatay. Sino pang gustong sasahanip dyan? Sino pang gustong makisali dyan sa kanilang mga grupo? Pag ikaw ay pumasok dyan, wala nang balikan. Sapag
sapagkat pag ikaw ay ikang ang gusto nang tumiwalag sa kanila, ay kanila rin papatayin. Now, sinabi ni Haji Mahmoud Manalizig, presidente ng Orang Muslim po, ay ano ito? Na isa pong na hindi paniniwalang Islam ang isnulong ng mga Mauti ISIS bagkos ay kampo ng kadiliman. Kaya nga sabi na ito ang dahilan na mariing kinundinan nila ang paglapastangan ng mga terorista sa mga aral ng Allah. Mana mga kaibigan, hoy dihadi ay sa dekante ng Mino sa Antuarias Payo, ilang journey di ang tumanan mga soikos family. Estas bahasa iban si mga nagkasawa sa mga Jimlani, mga Jimlani's family, labi-labi na to ni Imam Jimlani, Imam Binzin Jimlani, and of course si Inda Sara Saluan, iban na si Mestonia. Siyempre, yung mga kamag-anak natin diyan, mga side family diyan sa San Ydo, sa Payo. Mayor Mendoza, maayong hapon ka nimo diyan, Mayor. Kumusta man ang atong panginabuin sa atong mga katauhan diyan. Yung mga negosyante, mga mag-uuma, mga mangingisda. Kahit na sinisiraan po ng ibang grupo ang ating Armed Forces of the Philippines, pero hindi po daw sila nagpapadala sundalo nga eh, madabang, madigas. Niyag po ng sandatahang lakas ng Pilipinas na manatili ang kanilang focus upang tatapusin ang inihasik na kaguluhan ng mga terroristang Mauti sa Manawis City, Lanao del Sur. Ay dapat lang eh, para matapos na yan, kaguluhan na yan. Ito ay kahit may 5 pamilya o 50 sibilyan ang nag-akusa sa kanilang mga sundalo na nagnanakaw ng mga kagamitan at bigas kung saan ibinigay umano sa kanila. At yan pong sinabi ng AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla na hindi maaaring mawala ang focus ng kanilang operasyon sa war zones dahil lamang sa bintang ng ilang civilian na nag-hold sa provincial capital ng Lanao del Sur sa mga oras na ito. Ito daw maaaring
baka na lamang ng kanang kaliwang grupo bang masira at mawala ang konsentrasyon ng tropa sa grounds na tumutugis ng mga terorista. Oo nga naman, huwag po kayong padadala dyan sa mga paninira ng mga ibang grupo. Ben, sila daw. Adto dito, diyan magipagkira sa mauti. Tanaw na to. Sumunan sila, oy. Ayawin tayo pag binuwang sa Bisaya, ha? And tanging tiniyag ng AFP na tatapusin nila, ha? Tatapusin nila ng krisis na pinasinumuan yan ng mga terorista upang manumbalik na ang kabayapan para sa mga residente diyan sa Marawis City. Ala, sige. Mga sundalo, sulong. Nasa likod nyo kami, suportado namin kayo. Kaibigan, kayo pa rin ay nakikinig sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. 20 minutes more to go before 3. Ay nag 2.5 million pesos na halaga ng shabu. Ano ba ito? Di man matigil-tigil itong shabu na ito. Nasamsam sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Magkailan po yan? Mahigit kalahating kilo ng shabu na nagkahalaga na ng 2.5 million pesos. Ikang ang matagumpay na nasamsam ng mga otoridad kabun sa sinagawang drug buyback operation dyan sa barangay Pinaring, Sultan Kudarat, Maguindanao. Mga kaibigan, talagang ganyan. Hindi, marami na tayong nakumpiska, marami nang nahulihan, marami nang nahuli. Hindi maubos-ubos eh. Ano ba talaga, kuya? Ito ba isang problema natin mga kaibigan? Ang relief goods dyan sa Marawis City, kulang na kulang. Sabi ng mga evacuees. Nananawagan sa pamahalaan ng mga evacuees sa Mindanao State University or MSU dyan sa Marawis City dahil sa kulang na kulang umano ang mga pinapadalang relief goods doon. Saan napunta yung iba? Napunta naman dun sa ibang mga evacuation center. Pagdating dun sa mga MSU ay kulang na kulang daw. Ayon kay retired Colonel June Bagaraman. Nakasalukuyang nasa MSU, sinabi niya na sa tuwing darating na relief goods ay nag-aagawan ang mga ibang quiz dahil sa matinding pangangailangan ng mga ito. At sinabi niya dahil sa pag-aagawan ng mga ibang quiz ay may mga hindi nagkakuha ng relief goods
Ay, nako, bakit mga ganyan? Agawan. Oo nga naman, natin masisi yung iba. Agawan dahil naranasan po natin kung paano tayo magipila. At kung pagdating doon naman sa dulo ay wala na. Kaya yung iba, hala sugod. Kaibigan, ang oras mula rin ay ganap ng 16 na sandali. Mga 16 na sandali na lamang po bago masasabi ng alas 3 ng hapon. Ay pinasalamatan po diyan sa lungsod ng Sambuanga, mga kaibigan. Pinasalamatan po ng kanilang mayor. Si Mayor Ben Climaco. Pinasalamatan po niya ang BNP, AFP for a peaceful Ramadan. Ganun pa rin ang senador, ang congressman Celso Lobregat. Inahangan pa rin niya ang BNP at BNP for a peaceful Ramadan. Walang ganong mga report na may mga nagaganap na hindi ka nice-nice sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr. May mga ilan tayong natatanggap na mga report na di umano'y may mga pagkaroon po ng mga civil disturbance at mga rebellion dito sa Mindanao. Kasama na po ang Zamboanga City. Dahil daw sa araw ng Eid al-Fitr ay mayroong mangyayari. So walang nangyayari. Dahil sa vigilante po, ang ating mga vigilant, ang ating mga mamayan, nag-alerte po ang ating pulis at mga sundalo. Kaya mapayawa po ang pagdiriwang ng Eid al-Fitr. So congratulations po sa ating mga pulis at sundalo at syempre sa ibang mga ahensya na nagpapatupad ng batas. At maraming salamat na rin sa mga kababayan po natin dahil sa kanilang pagsuporta sa ating pamahalaan. So mga kaibigan, wala na tayong ibang gawin kundi ay kumilos po tayo. Kung sakali mang mayroong kayong namataan o nakita ng mga taong iba yung pinagdudahan po natin na talagang masamang tao ito. May mga dalang baril, may mga dalang mga hindi natin pentindihan ng mga ano-ano mga dinadala nila. Yung mga kapitbahay natin na iba yung kilos, iba yung galaw. Ipagbigay alam agad natin sa ating authorities. At sa ganun ay hindi po tayo maunahan ng mga tao na yan. Magiging palaging alerto, mapagmasid, mapagmatiyag, at lagi po tayong nakikinig sa mga balita sa radio, nanood ng television na mayroong mga balita, i-balance po natin yan. Mga balita na yan, chismis ba yan o ano ba, huwag masyadong maniwala sa mga nababasa natin sa ating mga Facebook dyan, sa mga balita dyan sa mga social media.
May mga ibang kasing balita na hindi natin mawaring natin maintindihan na ganito ganyan. Talagang yan po ay kung sa tingin natin ay nakasira sa ating pamahalaan, sa ating mga kababayan, sa isang pribadong individual, ay huwag nga natin i-forward sa iba. Palaganapin po natin ang pagmamahalan sa bawat isa. Sapagkat pag ang lahat tayo ay nagmamahalan, nagkakaisa, pagmamahalan sa ating pamilya, pagmamahalan sa kapitbahay. Oy, bakit napunta doon pagmamahalan sa kapitbahay? Okay, hindi yun. Sama ng isip nyo, ha? Bawal yun. Sabi na ito na yung kasali na daw yun. Ay, nago. Ibig ko sabihin, mahalin mo yung kapitbahay. Eh, siyempre, sino bang magtutulungan? Magkaroon ka ng emergency, sinong lalapit doon? Sinong mahingian mo ng tulong? Wala nga naman hingian mo ng tulong yung kamag-anak mo na sa malayo. Eh, siyempre, yung kapitbahay mo muna, kahit ibang tao yan, pag kapitbahay mo, mahalin mo yan. Alagaan mo yan. Respetuhin mo yan. Kung wala man yung pagkain, bigyan mo. Ang iniisip mo, baka sakaling magkaroon ka ng problema kung ikaw ay sisigaw ng aray, sinong mapaghingian mo ng tulong kung hindi yung kapitbahay. Kung wala silang makain, bigyan mo. Padala mo ng kape. Bigyan mo ng bigas. Siyempre, mayaman kayo. Ay kung ganun, gusto kong maging kapitbahay yung ganun. Lagi akong binibigyan. Uy, maya naman kayo. Huwag naman umaasa palagi. Ibig sabihin, mga kaibigan, dapat ikangang respetuhin natin ang ating kapitbahay. Alagaan natin sila. Mahalin natin sila. Diba? Yan ang unang tutulong sa'yo . Ang kapitbahay mo . Kung masama ka, hindi ka marunong magipag-kapitbahay. Bad ka. Ha? Ay, kung ikaw ay magkaroon ng problema, hindi ka tutulungan yan. Sabihin, bahala ka dyan. Sama ng ugali yan. Diba? Nagtatapo ng basura dyan sa halaman sa bakuran natin? At ano-anong mga pinagsasabi-sabi? Ang lalakas pa ng kanilang mga stereo. Nako. Ayun na yung mga kaibigan. So, yan po. At kailangan maging mapagmahal po tayo. Mapaging mapagmahal po tayo sa ating bayan. Maging mapagmahal po tayo sa ating kaligasan. Maging mapagmahal po tayo sa ating sarili. Maging mapagmahal po tayo sa ating bossing. Mahalin po natin ang ating trabaho. Dapat mahalin natin lahat. Alam mo itong trabaho natin, dapat mahalin natin ito, di ba? Dito tayo ikangang binabayaran, dito tayo nagkaroon ng pera, makakain, makabili ng mga pagkain, masuportahan natin ang ating pamilya. Dahil sa trabaho na ganyan, pagkatapos may trabaho ka na, matamad-tamad, laging absent, laging mayroong dahilan. Samantala no ikaw ay mag-apply pa, ay nako, halos maglumuhod ka sa harapan ng iyong bossing para lang makahanap ng trabaho, para lang matanggap. Ngayon ay tanggap ka na, may trabaho ka na, ay nako. Kaya
dapat mahalin mong lahat. Mahalin natin ang ating salakyan. Oh, yung sasakyan natin, motor natin, o bicho-bicho natin. Mahalin natin yan. Paano pagmahal na pagmamahal yan? Lagi nating hugasan. Lagi nating paliguan. Kasi kakalawangin yan, laging natin i-check ang makina. Para hindi tayo ititirik niyan. Para hindi maging madaling mabulok, maging madaling kalawangin. Ano ba yan? Kayo rin, chismis lang yan mga kaibigan ha. Joking-joking lang yan. Pero kayo rin, kung hindi kayo maniwala, wala naman. Sa akin ay nagpa-alala lang. Well mga kaibigan, kinakapos na po tayo ng oras. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagkikinig sa ating palatuntunan. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala kay Abdel Diza. Kahit namimilipit sa kanyang Tagalog, pinipilit pa rin upang mabigyan kayo ng impormasyon ng mga chismes. Ginalungkot po natin, hindi natin makapiling sa araw na ito. Hindi natin nakapiling sa araw na ito ang ating angkorman, ang ating favoritong Alessandro. May sinat kasi yung kahapon eh. Medyo, siguro medyo matamblay-tamblay sa gilang katawan. Pagaling po kayo, sir. Pagaling kayo, pagaling kayo. Sa kalan po ng ating naging Mindanao Examiner, the regional newspaper. And of course, sa kalan po ng ating butihing Governor ng Sulis, Governor Toto Tan. Good, magandang hapon. Sa kalan po ng ating mga nakikinig sa mga oras na ito, of course, ang ating station manager na si Philip A. Doon sa transmitter side naman at dito sa kaharap natin sa ibang kwarto, si Raymond. Ito po yung lingkod, si Abdel Diza. Nasabing maraming salamat and may God bless us always. We love you, bye-bye and take care.